Napakasarap talagang maglagay ng mga dekorasyon kapag ganitong Christmas season, di ba? At may alam akong bilihan na winner sa dami ng pagpipilian. Aminado po ako pagdating sa pagtatayo ng Christmas tree. Naku, hands-on ako dyan. Proud ako sa home decor ko. Pero alam nyo ba, marami ring artista ang mahilig mag-DIY ng kanilang Christmas tree. Taon-taon iba-ibang dekorasyon. Exciting, di ba? O eto na, ipapasilip namin sa inyo ang mga Christmas tree ni celebrity. Let's go and set up my Christmas tree. Greens with a touch of gold and pink ni Barbie Imperial. Fairyland inspired the Christmas tree ni Manny at Jinky Pacquiao. Festive na 15-foot Christmas tree ni Rufa Gutierrez. Super pink naman na Christmas Wonderland tree ni Small Laude. Simple yet elegant kay Vina Morales. At 2 million worth Christmas tree ni Alex Calieja. Talaga ba? Lahat pasabog. Lahat bongga. Pero ano-ano nga ba ang mga inspirasyon at kwento sa mga favorite nating stars sa kanilang Christmas tree this year? Alam nyo ba kung sino ang pasimuno ng puno ng Pasko sa bansa? Believe it or not, ang pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal ang nagpauso ng Christmas tree sa Pilipinas. Mula noon, naging bahagi na ng Paskong Pinoy ang Christmas tree. Gaya na lang ng Prince of Scents, Joel Cruz. Hi, welcome to Chateau de Milagros. Nakalakihan na niya ang pagtatayo ng Christmas tree sa kanilang bahay. Bata pa lang ako, no? Mas maliit pa yung bahay namin before, no? Ako lagi nagde-decor ng Christmas tree namin, Christmas lights, no? Ako yung parang inaasahan ng mother ko. Considering na alam mo yung nanay ko kasi parang ayaw niya na parang babakla-bakla ako, yung gano'n. Pero wag ka, ako yung naasahan niyo sa mga ganitong klaseng decoration. Ngayon, asensado na sa buhay si Joel, every year, agaw eksena ang kanyang Christmas tree. Umaabot lang naman sa third floor ng bahay niya, ang taas! Well, for Christmas 2023, ginawa kong combination siya. Ginamit ko yung mga Christmas colors ng 2023, like icy blues, all colors ng pinks, meron siyang burgundy and gold, parang bagay sa mga anak ko. Kasi yung color na yun, parang sa babae na bata, no? Dalawang babae ko, tapos anim na lalaki yung blue. Sabi ko, magugustuhan nila yung colors na yun. Eye-turner din ang realistic Christmas village ni Joel na carnival ang tema. Ganun lang kaliit. Yan ang area na yan. Napakaliit lang niya. Enjoy na enjoy ang kanyang walong anak sa malamall na dekorasyon sa bahay. Para kay Joel, ang Pasko ay pamilya. Tanda pa niya ang masasayang Pasko ng kanyang pamilya na puno ng mga tradisyon. Kasi ang nanay ko rin, masarap magluto, mahilig magluto. So marami siya niluluto pag Christmas. So yung aming lamesa, punong-puno ng handa. No? Yun. So masaya kaming magkakain ng, magsiselebrate ng Noche Buena, magsisimba. Tapos Christmas Day, nandaming regalo sa Christmas tree. Patuloy na magiging special ang Pasko para kay Joel dahil sa kanyang mga natatanging kayamanan. Yung mga mahal ko sa buhay, kasama ko sila. Nandyan yung mga anak ko, andyan yung mga kapatid ko, pati mga employees ko rin, no, na mahal ko rin sa buhay kasi yan. Hindi ako magiging Joel Cruz sa successful kundi dahil sa mga empleyado ko rin. Merry Christmas! Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Kung grandioso ang Christmas tree ni Joel. Monochromatic naman ang all-red-themed Christmas tree ni Gabby Garcia na tinawag niyang Romantic Tree. Last year, we went for Paskong Pinoy theme. So first year, mga rustic, very
homey vibe, rustic vibe. Second year, nag-pink tree tayo. Pink tree. Now it's our fourth year. This is a romantic tree. We wanted it very dramatic. Elegant and formal naman ang red, gold, and black Christmas tree ng vlogger and influencer na si Zainab Harake. Mas naging maganda yung Christmas tree natin this year. Alam niyo kung bakit? Kasi sobrang taas niya. Espesyal din ang Pasko para kay ultimate performer Vina Morales. Na fresh pa mula sa kanyang performance sa Broadway musical na Here Lies Love. Ito yung pagkakataon na nagkakasama-sama kayong pamilya at mga mahal mo sa buhay. Kasi time. Hindi kayo magkakasama ng sisters mo, no? Pag Christmas or pag may mga holidays, syempre walang work. So that's the chance na nagiging kumpleto kami. On the Christmas talaga, on the 25th, may dinner naman sa bahay with the whole family. And yun, yung boyfriend ko. Nakakainis! Nakakainis! First time ba nila mamimiti naman, no? Last year pa. Wow! That's so happy! And of course, Christmas is not complete for Vina kung wala ang Christmas tree. Ano naman ang theme ng Christmas tree mo? Nagpapalit-palit ka ba every year? Nagpapalit-palit ako, pero this year, nagpa-design na ako sa Eventic Manila. Red siya ang color, may mga balls, and then there is Santa Claus, and then it's a mix. Basta it's a red Christmas tree ang aming design. Sentimental naman para kay Mother Ricky Reyes ang pagkakaroon niya ng isang Christmas tree. Naranasan ko kasi sa buhay ko nung walang-wala kami na hindi ako makabili ng mga pandekorasyon. Bago ko ibili ng mga ganyan, pampapakain ko na sa pamilya ko. So ang ginagawa ko dati, magpapako lang ako sa isang wall, tapos magpapako ng mga pakong bakya sa baba, tatali ko yung PC, paikot-ikot ng PC na pag ganun-ganun. Then, Christmas tree na siya. That's it. And for me, that is Christmas already that time. Mula sa pagiging mahirap umangat ang antas sa buhay ni Mother Ricky dahil sa pagsisikap. Gamit lang ang isang gunting at suklay, eto na ang kanyang maggarbo ngayong buhay. Ang dating Christmas tree na gawa sa PC, pako at bulak, napalitan na ng halos 20 foot. Christmas tree. I made it a point na talagang ang Pasko sa bahay ko ay laging espesyal dahil sa aking nanay. Gusto ko gigising siya na ang ganda-ganda ng dekorasyon ng bahay. First time ni Mother Ricky na magpasko sa kanyang bagong mansyon. Ang plano ko lang naman, magluto ng masarap na pagkain para sa aking mga mag-anak pagdating ng Noche Buena. At sabay-sabay lang kaming kakain together. My home is a melting pot of my family. Dito lahat pupunta ang aking mga kapatid, pamangkin, at mga kapamapamangkin na sa tuhod. So ipon-ipon kami buong pamilya. That's the reason my dining table is big. It's because we eat together. Bright colors of green with brown, gold, and pink naman ang Christmas tree ni Barbie Imperial na huling nagpatayo ng Christmas tree noong 2019. At ngayong 2023, balik ang Christmas vibe sa bahay niya. We're done with setting up my Christmas tree and thank you so much dahil pinagtiyagaan niyo ako. Refreshing naman ang super pink na Christmas Wonderland tree ng influencer na si Small Laude. Excited! My gosh! So guys, achieve na achieve! Talagang pink from top to bottom! It's beginning to feel more like Christmas! Yan naman ang pakiramdam ng stand-up comedian na si Alex Calieja tuwing itinatayo ang Christmas tree sa kanilang bahay. Pag may Christmas tree ka, parang nag-change din yung mood ng bahay. Na alam mong Pasko na, kaya malilesen din yung init na ulo. Simbolo yan ng birth of Jesus Christ. Sa pamilya namin, dahil mahirap kami, wala kaming Christmas tree. Never kami nagkaroon ng Christmas tree sa bahay. Simple lang kung titingnan ng Christmas tree ni Alex. Ang team namin yun, parang peace,
and quiet. But peace and quiet, hindi ako naikialam sa asawa ko para may peace and quiet. Siya na bahala dyan. Pero isa daw itong mahalagang paalala sa mga kamalian niya noon na katumbas ng 2 milyong piso na nawala sa kanya dahil sa bisyo. Ito may kwento. Dati nagsusugal ako eh. Malakas ako magsugal hanggang 2018. May isang promo ang casino na pagka malakas ka magsugal, may mga makukuha kang mga gift. Hindi alam ng wife ko, itong Christmas tree, part siya ng 12 gifts of Christmas. Alam ng casino yun, kung sino yun. Nangangalaga niyan, 2 million eh. Kasi 2 million na napatalo ko para makolekta ko lahat yan. May mga TV, PS4, PS4 pa yun, PS3 yata. Tapos yung ano, yung curved na TV. Tapos may, ano yan, mga panguna yan eh. May mga 4th month yan, Christmas tree marireceive mo. Tuwan-tuwa pa yung asawa ko. Ay, ang galinda naman ito. Oh, sabi ko, hindi niya kasi alam na nagsusugal ako sa ano eh. Akala niya may mga taping. Pero reminder yan ng past ng, ano mo na, di ba parang nagsisimbolize nga siya ng hope. So yan, yan ang nagpapaalala sa akin na ang kalokohan ko dati. Naggagandahan at nagkikinangan man ang mga Christmas tree, huwag sana nating kalimutan ang tunay na diwa ng Paskong ipinagdiriwang natin. Napaka-importante kasi yun yung time, of course, it's the birth of our Jesus Christ. It's just once a year, binigay sa atin ng God the Father ang kanyang anak, no? Nung araw ng kanyang kapanganakan ay Christmas, para i-save tayo lahat sa ating mga kasalanan. Itanggalin natin sa isip natin yung kailangan ganito ang pagkain, kailangan yung mga regalo ganito. Masyado nakapokus sa material things. Dapat ilagay natin sa isip natin, sa puso natin na ito ay araw ng kapanganakan ng ating Panginoon Diyos. As a comedian, lagi lang tayong tumawa. Piliin natin tumawa kaysa sumimangot at lagi may nakakatawa sa paligid. So, find the funny sa paligid and not the sadness. Peace, hope, joy, and love. Yan ang mensahe ng Pasko. Merry Christmas, everybody! Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad, Integridad, Proven and Tested, Skin Pro.